Tara guys, samahan niyo ako maglakad. Magbawas tayo ng taba. Ipakikita ko sa inyo yung lugar namin nung binaha kami dito 3 years ago. Kung ano na itsura niya ngayon. Guys, ito yung lugar namin. Lugar. Ito yung sa labas ng bahay. Ito yung bahay. Yan, yung lugar namin. Diba? Bundok. Bundok, hindi pala bukid. Hindi bundok. Pinagsasasabi mo. Ayan. Ganyan siya. Para lang nasa probinsya. Ililibot ko kayo. Ito dito. Matandang. Dito ang buhay sa Japan. Sa ago. Ngayon, talagang nakarecover na kami. Halos wala nang bakas ng baha. May ilang baha na hindi pa nakaka-recover. Ito, ang gaganda ng mga bahay na hindi. Nasa probinsya kami. Maliit na barangay na hindi na lang. Sasakop kami ng Kurashiki. Alam ko sikat yan kasi hindi napamaling tayo na sobrang laka. Grabe yung dami na apekto. Kung makikita nyo ito yung harap din ng bahay namin. Parang maliit na ilog ba yun o lawa? Hindi ko rin alam. Makikita nyo maraming nagtatanim. Ayan. Maraming mga tanim. Ganyan siya. Parang looban yung sa amin sa bahay namin. Kagandahan lang dito sa Japan, kapag nagbabayad ka ng insurance, kapag may nangyari, talagang babayaran nila ng buo. Panibago yung bahay na nandito. Mga bagong tayuhin. Ito, isa sa mga bahay na hindi pa bumabalik until now. 3 years ago. Ayan. Bahay na hindi pa nila binabalikan. Pero parang nagpapatay na yung sila. Pabalik na yung sila. Kasi itong lugar namin, may malaking ilog. Lawa siya. Nakakonektado kami na sinatawag na Takahashi River. Isang malawak na river na konektado dito sa lugar namin. Ayan. Isa sa mga bahay na hindi pa bumabalik. So, kung makikita nyo, probinsya pa. Usap ka. Talaga, probinsya kami. Pero ang kagandahan lang dito. Ano kami, hindi kami masyadong ano, madami pa rin. Apektado din kami, pero hindi naman tulad ng sa Tokyo, sa Osaka, hindi naman tulad doon. Dito, medyo manageable pa siya, pero syempre, delikado din. Kaya doble ingat pa rin. Ako nga habang naglalakad na hindi pa na. So yan, yung nakikita nyo yung blue na yan, it means, hindi ko lang alam kung nagpapatayo sila ng bahay. Yan.
napapansin mo sa Japan, dikit-dikit ang bahay. Pero ang ganda ng tignan. Pero pag sa Pilipinas, kapag dikit-dikit ang bahay, parang squatter, diba? Hindi ko na kasi minamaligit yung Pilipinas. Pero kung tutuusin nyo lang, kasi ano mo, dikit-dikit yung bahay. Ito yung dati naming apartment na pinitirahan. Tumira din kami siguro dito mga 6 years din. Ayan yung dati naming apartment. Ayan, dito kami dyan sa ibaba. Ang liit, di ba? Dyan kami sa ibaba dati nakatira. So, nahihiya ko kung ano yung video. Bala sila dyan. Agad, a jacket ako, init-init. Pero pasayo ko maging negra. Dami pa tinatulong ba? Dito lapit lahat. Kahit siguro saan dyan, sa party ng Japan. Ayan, ang lawa. Lupain ko yan. Hindi ko. Sobra din binahayan siguro. Tagal din bago naka-recover. Mga 1 year siguro. So yun. Yung bahay namin, pinatayo namin yun 2016. Yeah, if I'm not mistaken, 2016. So mga 2 years pa lang namin nabibili yun. Then, nangyari nga yung tragic na baha na yun, na very traumatic. 2 years pa lang, bagong-bago pa lang yung bahay. Yung diba, dito, pareho kami. So, hindi ko alam kung nakapasok ba ako sa insurance na kapag binaha, may matatanggap kami. Hindi ako sure, kaya talagang grabe yung kaba ko. Kasi kapag wala, syempre, kailangan mo uli mag-loan para patayo or ayusin mo uli yung bahay. So it happens lang, yung bahay namin, hanggang, hindi siya umabot hanggang second floor. Kumbaga, malapit na para umakit sa second floor. So talaga yung na-devastated lang yung first floor. So ang masakit dun guys, lahat ng appliances namin na wipe out. Binabayaran pa namin yun actually. Pero wala kaming choice. Pero dito guys, hindi sa pag-aano. Nung binaha kami dito, as in full support ang Japan government dito. As in parang sobra-sobra pa nga. Ito naman, ano, betahan ng bisikleta. Ayun ako, nakapin. Sobrang init. Ayan, makikita mo yung bahay ko. Dito, tatawid ako. Yung ihahatid ko nandun na una. Hindi pa siya naka-green. Ayun, naka-green na. Let's go. Dalawang barangay pa tawag to na magkadugtong. Bali, anong nangyari? Nasira yung ilog nila. So, lahat ng tubig dito pumunta. Kaya, kami talaga yung grabe na natapos. Tripin na ba ng mga pwede? Ito yung bilihan ng matches. Ito yung Viking tawag.
no? Guys, so, kung makikita nyo, halos lahat ng bahay ginagawa pa. Marami pa rin nagpapagawa sa moment. Talaga may designated ng basurahan. Ganyan sa lahat ng Japan. May araw ang tapo ng basura. Ngayon, or bukas yata siguro ito sa mga sa baha. Pero kung makikita niyo talaga, totally recovered na ang Japan. Ang bilis. Sa Pampanga sana. Kaming sasakyan. Nakikita niyo guys, ang kitid ng taan. Pero nakakadaan ang dalawang sasakyan dyan. Talaga yung nanimiss ko sa Pilipinas, yung madami ka. Dito wala talaga. Panay sasakyan. Medyo mainit pa kaya walang masyado pa naglalakad. Pero naka-helmet sila. Hindi pwede yung mag-helmet. Wala na yung anak ko niya hati. Kakapusin kayo talaga sa mahal ng bilik. Sa mahal na gastos.
Ano typical na subdivision lang din sa atin sa Philippines? Pero dito masyadong walang mga guard house. Sabi niya siguro ba? Mahirap na masaya doon kasi mahirap kasi wala kayong privacy. Pwede mag alam niyo na. Naalala ko noon. Syempre. Tumutumot pa rin sa chef. Pwede tong dalikit-dikit din. Para siyang part na alin tama sa dikit-dikit siya. Base sa chef. Kanal ba ang tawag dito? Ito ba parang maliit? Kanal ka sa tabi mas maliit. Ito mas mo parang kanal. Ewan. Ito. Ito tayo sa medyo. Hindi ko nang alam kung pwede gumaan dito kasi ayun ginagawa siya. Makikita nyo, Okayama, talagang yama. Yama means mountain. Sa palibuhan kami ng mundo.
kung saan ako lalabas. Exclusive to siguro itong ano ito.
alam nyo, nakakatuwa dito. Kasi, hindi lahat ng barangay namin. So, may ibang part na hindi binaha. Kasi medyo mataas sila pagkita ko sa inyo. Talagang ito, lubog na lubog din to, itong part na to. Yan. Tapos naaalala ko, nung tumayo kami dito, asan ako? Ayun. Hindi ko lang alam siya mag-zoom. Pero makikita niyo, ayun yung bahay namin, ayan. Yan, yung nakatutok na yan, naka-slide. Bahay namin yan. Yung nakita ko yan, nakalubog. Alagaan ng mga matatanda. Thank you.
isa, hindi na pala niya hindi pa siya inaayos. Totally COVID na siya. Thank God. Ang bilis ng Japan, pari COVID. We'll be right back.
siguro nakabalik kami sa bahay. After 1 year and one year and a half. Marami sa bahay. Pero magandahan dito lahat. Sabi yung apartment na tinirahan namin. Pero thank you.
guys, tapos na. Don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga new videos ko. Let's spread love and care for everyone. Bye!